Hello! Welcome to my channel, Campus Dar. Gusto ba niyong malaman kung magkano ang sweldo ng isang seaman sa barko? Hi! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay kung magkano ang sinisweldo ng isang seaman kapag siya ay nasa barko. May kanya-kanya po tayong sweldo sa barko dahil sa depende po sa ating kumpanya, ating pinasukan. Kapag magandang kumpanya po, siyempre malaki po ang nagiging sweldo ng isang seaman sa barko. Kaya po, kung tayo man ay mag-a-apply sa isang kumpanya, sana maswertihan natin ang isang kumpanya na nagbibigay ng malaking sweldo. Ang lahat po ng sweldo sa barko ay tinatanggap po natin ay dollar. Kahit saan man trabaho, sa deck, sa engine, sa catering department, may kanya-kanya po silang bracket ng sweldo, depende po sa ranggo. Tulad po ng isang steward, sa catering department ay sumisweldo po siya ng 1,000 hanggang 1,300 sa barko. Yan po ay depende sa kanyang kumpanya na pinapasokan at na employ siya doon. Kahit saan po, sa catering department po, dalawa po ang tao doon, ang staff, ang chief cook at ang messman. Sa cargo po yun, ha, sa mga container, ganun po. Ang isang messman ay sumisweldo ng dollar na 20% po pay on board at 80% po sa kanyang alote. Alote po ay maaaring magulang kung single at kung may asawa naman po ay ang kanyang missis. Sa pagkakataong ito, ang mga messman ay mayroon din pong overtime sa barko. Yun po ang nagiging additional doon sa 20% niyang pay on board. Halimbawa, ang kanyang sweldo ay nagre-range sa 1,300 pesos. Kung tatimes po natin sa 50, ay magkakamayroon po siya ng 65,000 pesos. Ganon din po sa chief cook. Ang chief cook po ay nagsweldo ng 1,500 to 1,800. Kung itatimes natin sa 50, ay 90,000 po ang kanyang magiging sweldo. At sa mga deck at saka engine kadek, sumisweldo po sila ng $400 to $700 equivalent times 50, equivalent to 35,000 pesos. Ganoon din po sa ating mga nasa engine, ang oiler sumisweldo po ng 900 pesos times hanggang 1,200 to 1,500 pesos. So, itatimes po sa 50 ay 45,000 pesos. At sa Peter, sa Boson, sa Chipko, halos pare-parehas po ang sweldo niyan. Sila po ang magkaka-bracket. Kung itatimes po sa 50, ito po ay makakatanggap sila ng 90,000 pesos. Sa Peter po at Boson at Chipko. Sa officer naman po, tulad ng port engineer, katulad siya ng third officer, ay sumisweldo po sila ng $2,500 hanggang $3,000. Kung itatimes po sa 50, $150,000 po ang kanila sumisweldo sa port engineer at third officer. Sa third engineer po at second officer ay sumisweldo po sila ng
halos 3,400, kung itatime sa 50 pesos, 170,000 pesos po. At sa second engineer at saka first officer, sumisweldo po sila ng 6,000 pesos hanggang 7,200 pesos. Kung itatimes po sa 50, ito ay 360,000 pesos. Sa second engineer at saka sa chief officer, ang sweldo po nila ay halos 9,000 pesos or 10,000 pesos, halos 500,000 po sa chief engineer at saka sa captain. Halos may average difference lang po sila ng kapitan at saka ng chief engineer ng 100 to 500 pesos. Yan po ang kanilang parehas sa kanilang sweldo. Kaya lang, siyempre, depende po sa agreement o sa bargaining niya sa kumpanya. Kaya po tumataas sila o nagkakamayroon sila ng average sweldo. At yan po ang tinatanggap natin sa ating sweldo ay dollar, pero converted na po ng opisina ng kampanya na sa peso, nire-receive dito ng ating mga alerte. Yan po si chief engineer. Siya po ay may 4,000 bara. At sana saka si kapitan, ha? Yan po si kapitan. Sana ay nakatulong at nagkamero kayo ng idea sa sweldo na nilang mga officer at ranking. Hanggang dito na lamang po, at sana i-like at i-subscribe nyo ang aking channel. Maraming salamat po. See you!